Hello guys, magandang araw, panibagong umaga, panibagong pag-asa, another morning daily routine na naman ang ganap ng madam nyo. At ayan, nagluto nga lang ako ng dalawang itlog, so sunny side up ngayon guys dahil yun ang gusto nilang ulamin. Naglagay lang ako ng kaunting pampalasa. Nagisa nga rin ako nitong corn beef, nilagyan ko ng patatas para maiba naman. After ko nga magluto dyan ay naghilamos, nagtoothbrush at nagbihis na nga rin ako. At pagkatapos nga ay ginising ko na nga ito si Bunso. At ayan, pagpasok ko nga sa kwarto nila, at ayan, nakatuwad pa nga siya guys. So lamig na lamig siya guys, pero ayaw niya magkumot. Siya lang ba? Sino kaya dito ibang bata na ganun guys? Kahit sobrang lamig ay ayaw magkukumot. Maya-maya nga lang din yan ay bumaba na nga rin kaming dalawa at pinaghanda ko na nga rin siya ng kanyang pang-almusal. Pagkatapos naghanda na nga rin ako nitong pambaon nila. Ang inilagay ko nga lang pambaon ni Dayan dyan ay yung corn beef na may patatas. Tapos kay ate nilagyan ko ng itlog dahil hindi nga siya nag-almusal. At fast forward na nga, pagkatapos niya nga kumain dyan ay naligo na nga rin siya kaagad at binihisan ko na nga. So ayan nga ang kanyang suot ngayon guys. Suot na nga niya yung kanyang PE uniform. So first time niya nga yung maisusuot. At ang cute nga niya tingnan guys, at ang linis-linis tingnan. Pagkatapos ko nga siyang mabihisan dyan ay kinuha ko na nga yung kanyang mga gamit at kami nga ay lumabas na kaagad. At ayun, kinuha ko nga lang itong motor at kami ay gumora na. So medyo maaga pa nga rin nga yan dyan guys, at talagang dalawang araw na si Dayang mabait tuwing umaga. So mabilis nga yung kilos niya, kaya mabilis nga kaming nakakalabas. Nakalabas na nga kami ng mga oras na yan at sarado pa ang tindahan, kaya dumiretso nga kami dito kay la mama para nga kunin yung susi. At pagdating ko nga dyan, ayan, nagbibihis na nga silang dalawa ni Amarat. Nahiya pa nga si Amarat, wala pa nga daw siyang damit. Kinuha ko nga lang itong bag at ako'y gumora na nga pabalik sa tindahan. Nagbukas na nga rin ako kaagad ng tindahan, at ayan, pagbukas ko nga dyan ay nagpatugtog nga muna ako diyan ng aking mini speaker bago nga mag-display. So medyo madami-dami nga yan guys dahil nga bagong pamili nga si Madir. Fast forward na nga, pagkatapos ko nga mag-display dyan ay napuyuran ko na nga rin itong dalawang bulinggit at kami nga ay gugora na. So may topak nga dyan si Amara guys at napagalitan ko nga, at talaga namang matigas ang ulo, kaya ayan, napaiyak nga siya at nasigawan ko nga. So sorry naman baby ko. So minsan talaga guys ay nauubusan din talaga ako ng pasensya, kaya napapagalitan ko talaga yung dalawang batang yan. So aaminin ko nga sa inyo guys ay minsan nga ay napapagalitan ko talaga yung dalawang yan, at minsan nga ay hindi ko nga maiwasan na lumapat nga yung kamay ko sa kanila. Pero hindi naman sobra guys, yung sakto lang dahil nga sila yung mga bata pa. Pero syempre, ako yung klase ng ina at tita na ayaw ko na ibang tao nga ang mananakit sa kanila. Dahil kapag ibang tao na guys, ay ibang usapan na yan. Kaya nga minsan guys, kapag nasasaktan ko nga sila at napapagalitan ko, ay nakukonsensya nga din naman ako. Balik na nga pala tayo dito sa aking video. So ayan, habang nagkakape nga ako dyan, ay patawid na nga dyan si Ate Kate sa may kalsada. At ayan, mabibitin na naman nga ang aking pagko-coffee dyan dahil nga kailangan ko muna siyang ihatid. Tapos dumaan pa nga kami dyan sa may bakery dahil nga gusto daw niya kumain ng tinapay, kaya ayun, bumili nga muna siya bago pumasok.